Guys, kwento ko pala sa inyo tungkol sa PE teacher ko. March 20 araw ng Monday kahapon, pumasok ako sa paaralan ng maaga para hindi na ako palaging late. Kadalasan kasi mula opening this school year, kadalasan late ako lagi. Kaya kahapon maaga akong pumunta sa paaralan at habang paakyat ako sa pangalawang floor, nakita ko si Ma'am Haley na pababa rin siya. Pero sa mga oras na yun, kaming dalawa pa yung tao sa hagdanan, kaya huminto muna si Ma'am Haley para kausapin ako. Lumapit si Ma'am at agad niya akong kinausap na ipaayos niya yung outlet at switch ng ilaw sa kanyang kwarto. Ayaw na kasi itong gumana at yan, sabi ni Ma'am Haley sa akin kahapon. Agad ko naman siyang sinagot ng okay at sinabihan ko na rin si Ma'am na doon na ako diretso sa kanila kapag natapos na ang ibang subject. Lumipas ang ilang mga oras, natapos na ang lahat ng subject namin at 4 na ng hapon, kaya umalis na agad ako sa paaralan para pumunta sa bahay ni Ma'am. At habang palabas na ako sa gate ng paaralan, nakita ako ni Ma'am Haley na papunta na sa kanilang bahay, kaya inutusan niya ako na bumili ng bigas at panty liner para sa kanya. Agad kong sinunod ang utos ni Ma'am Haley hanggang nakarating na ako sa public market ng aming municipal at agad akong bumili sa mga inutos ni Ma'am sa akin. Pagkatapos kong bumili, dumiretso na ako sa bahay ni Ma'am para ayusin ang sirang outlet at switch sa kanyang ilaw. Pero nagulat na lang ako pagpasok ko sa loob dahil nandoon na si Ma'am Haley nakahiga sa upuan at tanging underwear lang ang suot nito at takip sa kanyang dalawang bundok. Dahil may gana ako kahapon, agad ko itong nilapitan at inalis agad ang mga takip, kaya dahilan upang makita ko naman ulit ang pink na bibingka ni Ma'am Haley. Samantalang dahan-dahan ko ulit hinimas ang dalawa niyang bundok, sabay ang kanyang pink na bibingka na unti-unti na rin lumalagkit yung gata sa loob. Hanggang kinain ko ulit ito ng matagal dahil sa sobrang sarap at kinas nito. Kahit isang damo sa bibingka niya, wala kang makikita. At laging may ungol si Ma'am Haley dahil siguro ito sa sarap ng ingredients ko, habang sobrang tigas na rin ng tender juicy hotdog ko. Habang kinain ko ang bibingka niya, tapos kanya ring hinimas ang tender juicy hotdog ko, dahilan upang sumabog ang gatas na ingredients nito sa loob. Sumabog ito sa mukha mismo ni Ma'am Haley dahil sa kanyang ginagawang paghimas nito, pero kahit sumabog na ito, hindi pa rin napagod ang tender juicy hotdog ko. Habang humahawak ako sa pink na bibingka ni Ma'am Haley, unti-unti na rin naglabasan ang mga maraming gatas galing sa loob, kaya din ilaan ko ito para hindi masayang. Pagkatapos ko ininom ang lahat ng gatas, agad kun ang pinasok sa kanyang bibingka ang tender juicy hotdog ko. Pagpasok ng tender juicy hotdog ko sa pink niyang bibingka, napayes siya ng marami dahil sa sobrang sarap. Siguro mga after 6 minutes, sumabog naman ulit ang tender juicy hotdog ko, dahilan upang dalawang beses lang nakapaputok. Yung una, pinutok ko ito sa mukha ni Ma'am. Pangalawa, pumutok na ito sa loob, kaya 100% maging ama na talaga ako nito next month. Pagkatapos namin gumawa ng buhay, agad nagbihis si Ma'am at saka ako, hanggang inayos ko na ng tuluyan ang sirang switch at outlet sa kwarto ni Ma'am. Samantalang hindi nagtagal at naayos naman ko ito agad, kaya pinaghanda na rin ako ni Ma'am ng hapunan at sabay na kaming kumain hanggang umuwi na ako sa bahay ng mga 9 PM. Dito nagtatapos ang totoong kwento ng PE Teacher Part 12, at abangan naman ang Part 13 nito. Sa mga taong nagpadala ng mga totoong kwento dito sa akin, huwag kayong mag-alala dahil yung mga story nyo maipalabas pa rin natin dito sa TikTok or YouTube. Pero sa ngayon, under review pa kadalasan ang mga story na ito. Samantalang sa mga gustong gumamit ng mga story ko, sana naman may credits kayong ilagay sa pangalan ng writer at sa akin. Hindi naman ako madamot, basta lagyan ninyo lang ng credits na galing sa writer at sa akin. At ito ulit si Maiko, palaging nagsasabi, pinapiliin ninyo ang salitang mabait, huwag ang masama, ingat kayo lagi.